Maganda naman sa 2025 elections, nagsagawa ng mini-mock election sa Tawi-Tawi at sa kasagsagan ng testing, nagka-aberya. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualdez. Maingat na isinakay sa bangka ng mga tauhan ng COMELEC ang ilang automated counting machine o ACM sa Tawi-Tawi kanina umaga. Sakay ng speedboat mula sa bayan ng Bungaw, ibinyahe ang mga ACM papunta sa island town ng Simunul na mayigit kalahating oras ang layo. Kasunod yan ay sinagawang mini-mock elections para masubukan ng makina at ang pag-transmit ng mga boto. Pero sandaling naantala ang testing nang hindi agad mabasa ang ipinasok na balota. Kinailangan pa itong i-restart. Paliwanag ng COMELEC, hindi kasi pinayagang maibiyahe sa eroplano ang battery na kasama sa ACM na backup plan sana oras na magkaroon ng problema sa supply ng kuryente. Kanina po natanggal kasi yung saksak at nung mag-open na muli siya at ino-operate, hindi kaagad siya mag-recognize ng balota. Dapat kasi talaga doon i-reboot mo yan. Papatayin mo, bubuksan mo muli. Kasama rin sa ginawang testing ang mga kinatawan ng kumpanyang iOne na nanalo bilang transmission provider at Korean company na Meru na gumagawa ngayon ng ACM. Yes, we have to look into it to be sure of what the cause of the problem is. But it's things like that, just like a random glitches, problems could occur, even with the big automotive companies. Okay, transmitted na po ang hearing Bungaw. Election results from ACM Simunul. Simunul. Sa huli, naitransmit pa rin ang mga boto mula sa Simunul patungo sa Provincial Board of Canvassers sa Bungaw. Napaabot din nilang transmission hanggang sa main office ng COMELEC sa Maynila kahit malaking problema sa probinsya ang internet connection. Bumibili pa kami ng mga piso-piso, 5 piso at 30 pesos na load para lang sa ating internet connectivity. Pero nakapag-transmit po dito sa pamamagitan ng gamit ng iOne at pinakita rin po natin dito na na-integrate na yung sistema ng iOne at saka ng Meru. Napapalibutan ng dagat ang maraming bayan dito sa Tawi-Tawi, kaya naman isa rin sa malaking hamon sa mga residente tuwing halalan ay ang pagbiyahe papunta sa mga voting precinct dahil kailangan pa nilang sumakay gamit lamang ang bangka na inaabot naman ng 1 hanggang 2 oras. Isa na riyan si Nichar Jamalil na hindi raw pumapalya sa pagboto kahit malayong pinagbobotohan. Ano ba siya tawag dyan? No? Yung mahal mo yung bayan. Garapatan namin yung bumoto sa... Tinuloy din ng COMELEC ang voter education. Isa sa iniisip ng LGU ang problema sa kuryente tuwing halalan. He assured us na kahit daw blackout, even for 3 days, the machine will continue to run. So in a way, that kind of made us more feel secure about the new machines. Magmamock elections din ng COMELEC sa iba't ibang bahagi ng bansa para makita ang mga pangangailangan ng mga probinsya. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.